Okay, magandang umaga po or magandang araw sa inyong lahat. Okay, ito po ay kauna-unahan kong video sa konsepto sa paggawa ng hubcap para sa Tomica Cars. Okay, na-inspire po ako gumawa nito dahil po alam po natin na yung design ng kotse na Tomica, lalo na sa mga white box, is lalo na pag hindi premium, okay, well, halo lang po siya. Maganda yung design ng kotse ng Tomica, pero yung tires niya is empty, walang design. Okay, so na-inspire ako sa pagpapanood ko ng mga post dito sa Facebook at saka sa YouTube sa pag-wheel swap. Okay po, kaya lang po, okay, reason na gumawa ko ng project na to is dahil po wala po akong access sa materials, wala po akong mga tools, wala po din hobby shop dito sa lugar kung saan po ako nakatira, and yun po yung mga dahilan. Tsaka po medyo mahal din po yung mga alloy wheels na nakikita ko, so na, kaya na-inspire ako gumawa nito. Gusto ko maging practical, mura, tsaka unlimited yung possibility na pwede mong gawin. Okay, so wag na natin patatagalin. Okay, so meron po tayong kailangan na materials para sa paggawa ng hubcap. Okay, so ang first po natin kailangan is pang molding. Okay, molding ng tire na gusto natin na design. Okay, so gagamit po tayo ng stick glue. Ito po ay ordinary stick glue lang po, makikita nyo sa school supplies. Okay, ang size po nito is ito. Ito lang po yung reference natin. Okay, maliit po siya na size. Okay, one of the reason bakit to is swak lang po siya sa size ng gulong. Yan. Size. Tapos, okay, so ito po. And second po is yung design ng gulong na gusto nyong kopyahin. Okay. So, napili ko po na design is ito pong kotse. Of course, Tomica pa rin. This one. And ito po yung gulong niya. Okay. So, okay naman po yung design ng gulong niya. Okay, kaya yan po yung nakita ko. Ang isa po, isa ding reason is yung size ng gulong. Okay, so fit siya for smaller diameter na mga ano, butas, gaya nito, fit po siya. Okay, makikita nyo po ito, maliit, medyo malaki. Okay, pero pag kakasyahin natin yan. Okay, so ito na po, first step. Okay, painitin natin yung dulo ng stick glue. Okay, or glue stick. Okay, hindi po masyadong mainit or hindi po masyado natin na-applyan ng init na until na mag-ano siya, parang mag-melted talaga siya. Gusto lang natin siya palambutin. Okay, lang yan, lambot na siya. Okay, tapos okay, kunin natin yung ano, tapos is sentro lang po natin and apply pressure. Yan. Okay, apply pressure para lumabas po yung mga bubbles sa in between sa mga yung mga spaces ng design natin. Okay, so hindi muna natin tatanggalin. Okay, let's leave it for ano lang, mga ilang segundo para tumigas na yung ano, stick glue. Okay, medyo matigas na po siya. Okay, huwag natin po bibiglain tatanggalin, lalo na pag hindi pa siya matigas, kasi mangyayari is didikit yung stick glue sa gulong at mag-iiwan po ng mga residue or yung mga basta yung mga plastic niya. Right. Okay, so
Pagtingin natin na medyo ano na siya, lumamig na, yan, pwede na natin siya alugin konti. Okay. Although sticklo siya, hindi to po didikit. Wala po akong nilagay na anything sa gulong para hindi dumikit. Ano lang po talaga, direct lang po yung pag-apply ko. Okay. So, fortunately, hindi siya dumikit or hindi siya didikit. Okay. Yan po yung mold. Okay, I hope makikita nyo itong mold. Okay, yan. Ito pong mold natin for this tire. Okay. So, nakagawa na tayo ng mold. So, pipili na po tayo ng next next step po natin is kukuha tayo ng kotse na gusto natin i-customize yung gulong. Okay. So, next na material ang gamit natin po ay polymer clay. Okay. Bakit po polymer clay yung gamit po? Kasi po, yung clay na to is pwede siya tumigas. Lalo na pag na-expose siya sa hangin at saka sa araw. Titigas po to siya. Ito po yung dry time niya, yung depende sa maliit. Ito yung 0.39 spear niya. Pwede siya tumigas ng 3 araw. Within 3 days. Just 3 days. Yun po, titigas po siya. Pero kung gusto nyo din na parang solid as a rock, pwede nyo po ito i-bake sa oven. Okay. Titigas po to para po yung ano nyo, parang yung lalagyan ng bulaklak or yung halaman. Okay. So, yan na po. Kukuha po tayo ng ilang konting portion ng polymer clay. Okay? Para lalagay natin sa as filler. Okay? So, meron po akong maliit dito. Okay? Polymer. Puti po yung kulay na pinili ko. Marami pong kulay ito. Pwede po kayo makapili. Okay? So, i-fill natin po dito. Tapos, i-direct lang po talaga nyo pag gamit yung mold. Okay. Simple lang po. Simple. Okay. Yan. Okay. Meron na tayong sample. Ito po. Pag hindi po tayo satisfied, pwede natin ulitin. Okay. Gamit lang yung ito. Mold natin. Yan. Oops. Okay. Yan. Sa sentro lang natin, lagay, press. Yan. Okay. Oops. Tanggal. Oh. Tsaka po, ito pong rason din po bakit gamit ko ang polymer clay is hindi po siya didikit permanently. Okay? May ano lang po, didikit po siya kasi titigas. Kakapit po to. Okay? Kasi gusto ko din po temporary lang siya. Kasi yan, limited yung possibility na design na gusto mo pa. Kung ayaw nyo po sa design, pwede nyo tanggalin lang. Walang problema. Okay? Try natin sa kabila. Yan. Okay. So, meron na tayong design. Ito po yung concept ng hubcap. Okay. So, pag tumigas na po siya, pwede nyo na po kulayan. Gamit lang po ng gusto nyo, pintura talaga. Kung meron kayong pintura. But, gaya na sabi ko, wala po akong access, wala po akong materials, wala po akong tools. Ito lang po. So, gamit ang pen. Direct. Kulayan lang diretso. Yan. Kasi matigas na, hindi po siya mag-change yung ano niya, yung mold niya. So, okay na okay po. Okay. So, I hope na-inspire kayo. At saka, sana kung may mga suggestion kayo, may idea kayo, huwag po mayang mag-share. At saka, share nyo lang din po to sa mga friends nyo. Tsaka, paki-like po kung like nyo tong video na to. Salamat po. Sa susunod na video.